Ano ba? Bulag ka ba? Matare na sigaw ng babae kay Raiden at dinuro pa ang binata. Me? Kunot noong tanong ni Raiden at hindi ito makapaniwala sa inasta ng dalaga. Malamang, alangan naman sila, di ba? Pilosopong wika ng dalaga kay Raiden. Okay, sagot ni Raiden at nilagpasan nito ang dalaga. Napailing na lamang si Raiden at hindi ito makapaniwala na sinigawan siya ng babae. Hoy, lalaki, di ka ba tinuruan ng good manners and right attitude? Sigaw ng babae at doon napahawak sa kanyang nose drill si Raiden upang pakalmahin ang kanyang sarili. Saka binalingan ang babae. What's your problem? You need money? Or autograph? Kunot noong tanong ni Raiden at nilapitan pa ang babae. Iba din. Nakasakit ka na nga, nagyayabang ka pa. Hoy lalaki, hindi ako pumunta dito para mabundol. Nagpunta ako dito para magtrabaho. Pero si... Hindi pa man ito natapos ang kanyang sasabihin nang bigla na lang nagsalita si Raiden. You're hired. This is my contact number. Text your address and my best friend will accompany you tomorrow morning. Pre, hindi ka ba naaawa dun sa babae? Kakahir mo lang sa kanya kanina lang. And the worst thing is 2 minutes pa lang siya dito sa opisina mo. Then you fired her? Nakakunot noong turan ni Axel sa kaibigang si Raiden. It's just a job, Axel. Makakahanap din siya agad. Walang emosyon na sagot ni Raiden at penteng itong naupo sa kanyang swivel chair. You know bro, I heard from the management na that girl is from poor family and she's the only person na inaasahan ng pamilya niya. Tapos ito ka, tinanggal ang babaeng yun dahil lang sa mababaw mong dahilan? Dagdag pa ni Axel at doon ay mabilis na sumagot si Raiden. And so, ano bang problema mo? At kanina mo pa ako kinukonsensya? Masungit at nakakunot na tanong ni Raiden kay Axel. At sa puntong iyon ay tinignan niya ito ng diretso. Alam mo kasi, naaawa lang ako dun sa ba... Hindi pa man natapos si Axel sa kanyang sasabihin nang biglang putulin ni Raiden ang kanyang sasambitin. Okay fine, I hired her and I fired you. Seryosong wika ni Raiden. At kukuhanin na sana ng binata ang kanyang telepono nang biglang sumagot si Axel. What? Hello? Sabi ko nga, hayaan mo na siya. Hahanap na lang ako ng iba. Mabilis na tugo ni Axel at kumiti pa kay Raiden. Then go and find a new secretary that fits in my attitude. Utos ni Raiden sa kaibigan at agad namang sinunod iyon ni Axel. Sige, maghanap na ako. Malamyang tugo ni Axel at umalis na sa opisina ni Raiden. Nang makaalis ang kaibigan, doon na pabulong ang binata. Ays, bakit ba ang lalandi ng kinukuha niya? Like what the hell? Di naman ata yun sila nagtatrabaho dito for work, kundi para lang din ako. Ganun na ba ako kagwapo? Naiiling na bulong ni Raiden sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang mga minuto. Di pa rin nakakabalik si Axel, kung kaya't nagdesisyon si Raiden na magtungo sa isang mall upang magpalipas ng kanyang oras. Sa pagpasok pa lang sa loob ng mall, dinigdan ni Raiden ang tilian ng mga kababaihan. Wow! Si Raiden ba yun? Ang gwapo niya! Raiden, anakan mo ko! Ilan lang yan sa mga narinig ng binata na sigaw ng mga kababaihan. Nananatiling tahimik at walang kibo si Raiden na tila ba hindi niya nadinig ang mga tilian ng mga ito. Pathetic. Naiiling na bulong ni Raiden sa kanyang sarili. Ilang sandali, habang naglalakad si Raiden, doon ay nakabunggo ito ng isang babae. Ano ba? Bulag ka ba? Matari na sigaw ng babae kay Raiden at dinuro pa ang binata. Me? Kunot noong tanong ni Raiden. At hindi ito makapaniwala sa inasta ng dalaga. Malamang, alangan naman sila, di ba? Pilosopong wika ng dalaga kay Raiden. Okay, sagot ni Raiden at nilagpasan nito ang dalaga. Napailing na lamang si Raiden at hindi ito makapaniwala
na sinigawan siya ng babae. "Hoy lalaki, di ka ba tinuruan ng good manners and right attitude?" Sigaw ng babae at doon ay napahawak sa kanyang nose reel si Raiden upang pakalmahin ang kanyang sarili sa kabinalingan ang babae. "What's your problem? You need money or autograph?" Kunot noong tanong ni Raiden at nilapitan pa ang babae. "Whew, iba din. Nakasakit ka na nga, nagyayabang ka pa." "Hoy lalaki, hindi ako pumunta dito para mabundol. Nagpunta ako dito para magtrabaho, pero nasi..." Hindi pa man ito natapos ang kanyang sasabihin nang bigla na lang nagsalita si Raiden. "You're hired. This is my contact number. Text your address and my best friend will accompany you tomorrow morning." Linta niya ni Raiden at ibinigay ang calling card niya sa babae. Nakatulala lamang ang babae at napakurap dahil sa sinabi ni Raiden. Doon, kumaway-kaway si Raiden sa harapan ng babae at pumitik. Ikaw si Raiden? Tila ba nahimasmas ang tanong ng babae. "Dom, di mo ako kilala?" Hindi makapaniwalang tanong ni Raiden at napahilamos na lamang sa kanyang mukha. "I am Amber, cousin of Axel, your best friend." Pakilala ng dalaga. Doon na pagtanto ni Raiden na ang dalagang nasa kanyang harapan ang palaging kinukwento sa kanya ni Axel na katapat niya. "Yes, I am Raiden. Nice meeting you, Miss Amber." Wika ni Raiden at doon ngumiti kay Amber. "Tama pala si Axel, wala ka daw modo." Biglang wika ni Amber na siyang dahilan para makuha ng atensyon ng binata. "What? Me? I have manners?" Maikling sagot ni Raiden. "Halata naman eh." Walang pakundangan na wika ni Amber. Napakurap-kurap na lamang si Raiden at tila ba naiinis na sa dalagang si Amber. "Che, ang daldal mo." Bulong ni Raiden at umalis na sa harapan ng dalaga. Naiwan naman si Amber na nakatitig sa calling card na binigay ni Raiden. Kaagad na lumabas ng mall at sumakay sa kanyang sasakyan si Raiden at doon ay tinawagan nito si Axel. "Uy pre, nasan ka?" Bungad na tanong ni Axel kay Raiden. "I found a new secretary that fits in my attitude and let's talk later." Iyon lamang ang sagot ni Raiden sa kaibigan at doon pinatay na nito ang tawag. Pagdating sa kanyang opisina, agad itong sinalubong ni Axel. "Sino yung sinasabi mong sekretary na nakuha mo?" tanong ni Axel sa kaibigan. "Si Amber, ang pinsan mo." Tura ni Raiden at doon ay nagulat si Axel. "Sigurado ka ba Raiden na siya ang kukunin mo?" tanong ni Axel. "Why not? Amber told she needs a job, so I hired her. May mali ba sa ginawa ko, Axel?" Tura ni Raiden at diretsyong tumingin sa kaibigan. Nothing, tipid na sagot ni Axel. Doon ngumisi si Raiden sa kanagturan. "Don't tell me, kinakabahan ka na matanggal agad ang pinsan mo." Nakangising tura ni Raiden na tila ba nanunudyo. Sa totoo lamang, nung unang makita ni Raiden si Amber sa mall, ay parabang napaka-inosente ng mukha nito. Ngunit kung kumilos ito, tila ba amo na siyang hinahanap ni Raiden sa isang empleyado. "Sana lang, di ka magsisi dyan sa desisyon mo." Bulong nito, ngunit narinig pa din iyon ni Raiden. "I can handle it, Axel. You may go now and talk to your cousin." Tura ni Raiden at doon tumayo na ito at linisan na ang opisina ng kaibigan. Matapos na umalis ay muli nitong tinignan ang impormasyon na binigay sa kanya ni Raiden at napailing na lamang si Axel dahil ang pinsan niyang si Amber ang babaeng nasa impormasyon. "Ano bang kalokohan ang gagawin ng lintik ng pinsan ko?" Naiiling na bulong ni Axel sa kanyang sarili. Kinabukasan, agad na dumiretso si Axel sa bahay nila Luna, ang kaibigan ng pinsan niyang si Amber dahil iyon ang address na nakalagay sa text message sa kanya ni Raiden. Pagdating sa address ay agad na nag-doorbell si Axel. Pinapasok naman ito ng katulong at doon bumungad sa kanya si Luna. "Oh,
Ikaw pala, Axel. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Luna sa binata. I accompany my cousin. Malamig na tugon ni Axel at agad na umupo sa sofa sa sala. Naku, tulog pa si Amber. Sagot ni Luna at doon napabuntong hininga si Axel. What? Anong oras na? Tulog pa din? Gulat na tanong ni Axel. Napahawak na lamang ito sa kanyang noo at dumiretso sa hagdanan, ngunit bigla itong napahinto. Axel naman, basta ka nalang pumapasok, tapos ngayon, parang bahay mo ito kung umasta. Tura ni Luna na tila ba nagre-reklamo. Where is your room? Tanong ni Axel na parabang hindi na dinig ang sinabi ng dalaga. Napapuntong hininga na lamang si Luna, saka sumagot. Sa may gitnang kwarto, maikling tugon ni Luna. Agad naman tinahak ni Axel ang tinuro sa kanya ni Luna at wala itong pakundangan na pumasok sa silid. Amber, gisi! Hindi na ituloy pa ni Axel ang sasabihin niya nang bigla na lang tumili ang pinsan nito. Ha! Manyakis! Sigaw nito at binato ng unan ang sariling pinsan. Agad naman nasalo ng binata ang unan na ibinato sa kanya ni Amber at prenteng umupo sa kama. Parang di ko naman yan nakita noon. Sarkastikong wika nito sa kanyang pinsan. Hoy Axel, bata pa tayo noon. Visit na to. Lumabas ka na nga. Bulyaw ni Amber at napayakap sa kanyang sarili. Napailing na lamang si Axel at naisip na kakaiba talaga ang kanyang pinsan dahil ito lamang ang nakakapanakit sa kanya maliban kay Raiden na kanyang matalik na kaibigan. Lalabas na ako. Bilisan mo magbihis at baka masisante ka ng maaga kapag na-late ka. Buwikan ni Axel na mabilis naman tinugunan ni Amber. Pakiko! Walang emosyon na sagot ng dalaga. Grabe, iba ka talaga? Naiilang na wika ni Axel at lumabas na ito sa silid na iyon, saka nagtungo sa sala. Makalipas ang 5 minuto, bumaba na din si Amber. Tara na, pag-aaya ni Amber at doon ay napahagalpak ng tawa ang kaibigan nitong si Luna. Ano yung suot mo sis? Natatawang tanong ni Luna kay Amber. Amber, sekretary ka ha? Hindi tendera, ano ba yan? Dagdag pa ni Axel at hindi na din ito napigilan pa ang kanyang sarili at natawa na din ito. Paano ba naman ang suot ni Amber? Naka-leggings at naka-white t-shirt na tila ba papasok bilang tendera? Mga baliw! Siyempre, iinisin ko yung boss ko. Tapos pag napikon na, magpapalit na ako. Nakangiting saan nito at napailing na lang si Axel. Ay, go sis! Iganti mo ako. Pagsang-ayon naman ni Luna. Si Luna ang babaeng tinanggal ni Raiden na di pa man nag-iisang oras ay nabwisit na sa kanya ang binata at tinanggal agad. Good luck! Bulong ni Axel at nauna lang lumabas sa bahay na iyon. Hindi lubos maisip ni Axel kung bakit kailangan pa ng kanyang pinsan na magtrabaho gayong sunod naman ito sa luho. Pagbuksan mo kaya ako, biglang wika ni Amber at doon napataas ng kanyang kilay si Axel. Boss kita? Sarkastikong tanong ni Axel at pumasok na sa kanyang kotse. Si, tamad ka pa din, bulong ni Amber at pumasok na din sa kotse. Bakit ka pala umuwi dito sa Pilipinas? Tanong ni Axel kay Amber. Nakakabagot sa US? I miss missing up with others, life together with you. Sagot ni Amber at natawa naman si Axel sa sinabi ng kanyang pinsan. Doon, muling binalikan ni Axel ang kanilang high school days. Huy Axel, ayun yung sinasabi ko sa'yo na may gusto sa'yo. Turo ni Amber sa isang babae at napatingin naman doon ang binata. Si Ali? Tanong ni Axel sa pinsan. Oo, alam mo, bagay kayo. Natatawang wika nito. So pag naging kami, babayaran mo ako ng 10K?
Nakangiting sad ni Axel at doon natawa ito. Deal! Pero kapag hindi naging kayo at naging best friend ko siya, liligawan mo si Luna, saad ni Amber. At doon, nagkasundo ang magpinsan. Sinong Luna? Takang tanong ni Axel. My best friend! Nakakalokong saad ni Amber at agad na tumakbo. Teka! Sigaw ni Axel, ngunit tuluyan na itong nakaalis. Tom, ang traffic naman! Inis na wika ni Amber, dahilan para mapabalik sa kanyang ulirat si Axel. Nasa Pilipinas ka, Amber, wala sa US. Pagpapaalala ni Axel sa kanyang pinsan. Axel, naalala mo pa ba si Ali? Nakangiting tanong ni Amber sa binata. Oo naman, bakit? Seryosong sagot ni Axel. Alam mo ba? Sila ni AJ, nagkatuluyan. Pagpapalitan ni Amber kay Axel at doon muling naalala ni Axel ang lalaking iyon. Pucha na AJ na yan. Dahil dyan, natalo ako sa pustahan natin. Natatawang wika ni Axel at napailing na lamang. Bigla namang iniba ni Amber ang usapan at napunta iyon sa dating nobya na si Axel. Walang iba kundi si Luna. Alam mo ba, gusto ka pa din ni Luna. Tila ba nanunod yung wika ni Amber at ngumiti pa. Baliw, wala akong planong magjowa. Masaya na ako sa pambababae. Nakangiting sad ni Axel at napailing na lamang si Amber. Sus! Parang di mo naman nilasap si Luna noon. Nakakalokong pang-aasar ni Amber kay Axel. At doon ay naalala ni Axel ang nakaraan. Pucha, swerte na nga ako, nakauna sa kanya. Pilyong wika ni Axel at naiiling na ngumisi. Sa totoo lamang, minahal naman talaga ni Axel si Luna at nag-enjoy din ang binata sa kanilang naging relasyon. Asus! Malayo pa ba? Naiiling na wika ni Amber at nagtanong. Nandito na tayo, wika ni Axel. At agad na pinabuksan ng pinto ang kanyang pinsan. Mabilis na nagtungo sa elevator ang dalawa at pagpasok pa lamang sa opisina ng boss, sumalubong na sa kanila si Raiden. Bakit ang tagal niyo, Axel? Galit na tanong ni Raiden sa dalawa. Traffic kaya? Dapat kasi helicopter pinagamit mo sa pinsan ko para di kami na late. Sarkastikong sagot ni Amber at pilyong tumingin kay Raiden. Ano yung suot mo? Baling naman ni Raiden kay Amber na ngayon ay nakaupo na sa sofa. Damit at leggings, seryosong sagot nito. I know, palingkera ka ba? Eritang tanong ni Raiden. Bakit? May sinabi ka ba na dapat suotin ko ha, lalaki? Sarkastikong tanong ni Amber sa kanyang boss. Natahimik naman si Axel at pinanood lamang ang dalawa na nagtatalo. Magpalit ka, or else. Hindi pa man natapos sa kanyang sasabihin si Raiden ay nagsalita na si Amber. Or else ano? Tatanggalin mo ako? Then go! At least nasira ko araw mo. Pang-aasar ni Amber kay Raiden. Napahawak na lamang sa kanyang sentido si Raiden at tumayo ito sa kanagturan. No, change your outfit or else ako mismo magpapalit sa'yo. Nakakalokong sad ni Raiden. Sobrang tense ng tagpong iyon kung kaya't agad na pasambit si Axel. Huh! Makalabas na nga lang? Bulong ni Axel at akmang lalabas na nang sabay na magsalita si Amber at Raiden. Samahan mo ako! Samahan mo siya! Sabay na tura ng dalawa. Okay, relax! Wika ni Axel habang nakataas ang mga kamay. Let's go. Nakangiting wika ni Amber at kumindat sa kanyang pinsan. Hindi makapaniwala si Axel na kayang gawin ni Amber ang bagay na yun kay Raiden at natatawa na lamang ang binata dahil nagtagumpay ito sa kanyang plano. Matapos na makapagpalit ay bumalik na si Amber dahil umalis na si Axel at doon agad na nagsalita si Raiden.
So, can you please introduce yourself? Tura ni Raiden na makabalik ang mga ito sa kanyang opisina. Eh? May information naman akong pinasa sa'yo. Ano to school? May pa-introduce yourself? Peloso pong sagot ni Amber at doon ay napahawak na lamang sa kanyang nose rail ang binata. Hindi ito makapaniwala na sinagot siya ng dalaga at pinipiloso po. Ikaw ba, boss? Ikaw hindi kaya kita sahuran. Sarcastikong tura ni Raiden kay Amber. E di hindi rin ako papasok. Pilyang wika ni Amber at natulala na lamang si Raiden. Tila ba mauubusan ng pasensyang tumingin ng seryoso si Raiden? Guys, I want to know your name syempre. Eritang tura ni Raiden. I am Amber. Maikling sagot ni Amber. Fine. Yun na lang ang nasabi ni Raiden at may sasabihin pa sana ang binata nang biglang tumawag sa kanya si Axel. Kaagad naman ang sinagot ni Raiden ang tawag. Ray, may favor ako. Bungad sa kanya ni Axel. Napakunot naman ang noo ni Raiden at bahagyang lumayo sa kabinalingan si Amber. Doon ka muna sa pwesto mo. Kaagad na utos ni Raiden kay Amber na sinunod naman ng dalaga. Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Axel. What? Hindi ikaw yung kausap ko. Ano bang favor yung kailangan mo? Sagot naman ni Raiden kay Axel. Ray, pwede ba ako magbakasyon muna? May aasikasuhin kasi ako. Sagot ni Axel na agad naman sinagot ni Raiden. Sure, why not? Pagpayag ni Raiden. Hindi naman makapaniwala si Axel na pumayag ang kanyang kaibigan kung kaya't inulit niya muli ang tanong upang masigurado na tama ang kanyang pagkadinig. Really? Tanong muli ni Axel. Ayaw mo? E di wag. Mabilis na tugo ni Raiden na agad naman sinagot ni Axel. Gusto syempre. Enjoy your work with my cousin. Saad ni Axel at pinutol na ang tawag. Matapos ang tawag, napatingin naman ang binata sa gawin ni Amber na masamang nakatingin sa kanya. Nagtatakang napatitig si Raiden sa dalaga at agad na lumabas. Anong problema mo, babae? Kunot noong tanong nito sa dalaga at doon, aksidente na tabig ni Raiden ang mga papel na hawak ni Amber. Pagtingin ni Raiden sa dalaga, hindi malaman nito kung paano dadamputin ang mga papel na nakakalat sa sahig. You can turn around so I pick all the papers. Litanya ni Amber at sinubukan pa na kunin ang mga nagkalat na papel. Ngunit dahil fitted ang suit nito ay hirap na hirap ito. Ako na Amber. Tura ni Raiden at agad na dinampot ang mga papel. Masama naman tinignan ni Amber ang kanyang boss. Ang yabang mo talaga? Inis na wika ni Amber at akmang susugurin si Raiden. Ngunit nakailag ang binata, kaya aksidenteng na-shoot si Amber sa isang timba kung saan ito ang ginagamit ng mga janitor na panghugas ng mga mop. Nagkunwari na lamang si Raiden na walang nangyari at doon ay pansin ng binata na masamang tinignan siya ni Amber. Ngunit di na lamang iyon pinansin ng binata. Kayanin ko kaya makasama siya sa trabaho? Tanging pabulong na Raiden sa kanyang sarili at malalim na pabuntong hininga. Sa kabilang banda, matapos makausap sa cellphone ang kaibigan, sumakay na sa elevator si Axel patungo sa parking lot. At doon, laking gulat ni Axel na makasabay niya ang dating kasintahan na si Luna. Hello Luna! Bati ni Axel sa dalaga. Tila nahihiya naman ang umiti ito kay Axel, saka nagturan. Hello din. Sa parking lot ka din? Tanong nito sa binata. Doon ay tumango naman si Axel bilang tugon sa tanong sa kanya ni Luna. Ilang sandali ang lumipas, unti-unting dumadami ang mga sumasakay sa elevator at doon napalapit si Axel sa dalaga. Kunting pagkakamaling galaw lamang, maaaring mahalikan ni Axel si Luna. Makalipas ang ilang minuto, bumukas na din ang elevator. Hudyat na naroon na sila sa kanilang patutunguhan. Paalis na sana si Axel
nang maisipan niyang alukin ang dalaga. Gusto mo ba na sumabay na lang sa akin? Mahirap kasi sumakay ng taxi dito. Turan ni Axel kay Luna at nahihiya naman na sumagot ang dalaga. Nako, nakakahiya naman sa'yo kung sasabay ako. Saka mukhang may lakad ka, sagot ni Luna. Sige na, sumabay ka na sa'kin. Muling alok ni Axel at doon tumango na lang si Luna bilang tugon. Pinagbuksan naman ito ni Axel ang pinto ng kotse at agad itong pumasok sa front seat sa tabi ni Axel. Habang nasa biyahe, nanatiling walang kibo ang dalawa. Ngunit binasag ni Luna ang katahimikan na bumabalot sa kanila. Axel, salamat pala sa pagsabay sa akin. Wika ni Luna at bahagyang ngumiti. Wala yun. Nga pala, anong ginagawa mo dun sa kumpanya? Tanong ni Axel sa dalaga. Dinalhan ko lang ng pagkain si Amber. Alam mo naman yung pinsan mo, puro order ang ginagawa. Hindi yun healthy sa kalusugan, paliwanag ni Luna. Napangiti naman si Axel at napaisip na maswerte ang taong mamahalin ng dalaga. Ang sweet mo naman sana lahat ng kaibigan ganyan. May malasakit, turan ni Axel at tatahimik naman si Luna. Dito na lang ako, Axel. Pupunta pa kasi ako sa mall. Biglang wika ni Luna at doon nagtaka naman si Axel. Anong gagawin mo sa mall? Takang tanong ni Axel. Manunood ng sine. Malungkot na tugon ni Luna. May kadate ka? Tanong ni Axel. Hindi, manunood lang ako mag-isa. Tugon ni Luna at napakunot naman ang noon ni Axel. Mag-isa ka lang? Ang lungkot naman nun. Teka, wala naman akong gagawin. Gusto mo samahan kita? Pagpipresenta ni Axel. Natulala at hindi naman makapaniwala si Luna sa sinabi ni Axel. Sige, kung wala ka naman gagawin. Tugon ni Luna at doon iniliko na nga ni Axel ang kanyang kotse patungo sa parking lot ng mall. Nandito na tayo. Wika ni Axel at agad itong bumaba saka pinagbuksan ng pinto ng sasakyan si Luna. Axel, can I have a favor? Tanong ni Luna na makababa ito ng sasakyan. Sure, ano ba yun? Tugon ni Axel at seryosong tumingin kay Luna. Can you pretend as my boyfriend? Wika nito at doon nagulat si Axel. What? Gulantang nasagot ni Axel. Hindi ito makapaniwala na sinambit ng dalaga. Ganito kasi yun. Yung boyfriend ko nag-cheat sa akin kaya nakipaghiwalay ako. Pero kanina, nakita ko siya na may bago na yung manager doon sa kumpanya ng kaibigan mo. Narinig ko na pupunta sila sa mall. Siyempre, gusto kong ipakita doon sa ex ko na nakamove on na ako. Paliwanag ni Luna at napayo ko na lamang. Nung una ay, tila ba nag-aalinlangan pa si Axel? Ngunit nang malaman niya na ang kasintahan niya ang taong tinutukoy ni Luna ay, pumayag na ito. Si Denise ba ang tinutukoy mo? Girlfriend ko yun. Pagsisiwalat ni Axel na ikinagulat ni Luna. Matapos nga na makapag-usap, dumiretso na sa sinihan ang dalawa at doon hinawakan ni Axel ang kamay ni Luna at tila ba nakaramdam ito na parabang nakuryente siya. Napatingin naman si Luna kay Axel at matamis na ngumiti. Dalawa po. Wika ni Luna at matapos na bumili ng tiket, pumasok na sa sinihan ang dalawa. Kaagad inalalayan ni Axel si Luna na makaupo at doon napatingin sa kanila ang katabi nila. Ang sweet nila no? Bulong ng katabi nila ni Axel. Ang gwapo nung lalaki. Parang pamilyar siya. Ay oo, nakikita ko siya minsan sa trial. Kasama ni Raiden. Dagdag pa nung isa. Si Raiden ay isang sikat na abogado at halos lahat palaging nakaabang sa bawat kasong hinahawakan nito.
Siya ata si Axel? Bulong pa nung isa. Ngumiti lamang si Axel sa mga ito at napabaling sa dalagang kasama niya na ngayon ay nakatitig sa kanyang ex-boyfriend. Ayos ka lang ba, Luna? Tanong ni Axel sa dalaga. Ha? Lutang na tugon ni Luna sa tanong ni Axel. I saw you looking at them. Just focus on our goal, okay? Turan ni Axel at ngumiti kay Luna. Alam ni Axel na masakit tignan ang pagyayaring iyon, pero naisip nito na bakit kailangan ni Luna na ipahalata iyon gayong kasama naman niya ito. Alam mo, ang gwapo mo sana, kaso manuloko ka? Turan ang bidang babae sa palabas. Natawa na lamang si Axel dahil tila baswak sa kanila ang palabas na kanilang pinapanood. Napailing na lamang si Axel at napatingin sa kanyang katabi na todo punas ng luha na akala mo wala ng bukas. Why do you cheat on me? Linya sa palabas. Bakit ka umiiyak? Eh ang corny naman ng palabas. Tanong ni Axel kay Luna. Che, i-feel mo kasi. Reklamo ni Luna at masamang tinignan si Axel. Wow, ganyan ka ba ka-apektado? Kunot noong tanong ni Axel. Ngunit tila ba hindi siya narinig ng dalaga. Lumipas ang oras, natapos din ang palabas. Agad na hinilan ni Axel si Luna sa isang boutique shop. Anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong ni Luna. Kakain siguro? Sarkastikong sagot ni Axel at doon ay masama itong tinignan ni Luna. Tinatanong kita ng maayos kaya sumagot ka din ng maayos. Wika ni Luna at doon sumeryoso naman si Axel. Relax, bibili tayo ng couple shirt. Siyempre, para naman mas makatotohanan ang pagpapanggap natin. Paliwanag ni Axel at kumindat pa kay Luna. Agad na pumili ng couple shirt ang dalawa. What about this? Tanong ni Luna at ipinakita ang couple t-shirt na may disenyong bride and groom. Perfect. Magilo na wikan ni Axel at agad na tinawag ang sales lady. Sure ka ba? Madami pa namang ibang pagpipiliin dun. Pwede tayong kumuha ng iba. Wika ni Luna. Ngunit nagtungo na sa cashier desk si Axel. Kukunin po namin ito. Turan ni Axel at inabot ang couple t-shirt. 600 po sir. Wika ng cashier lady at nanlaki naman ang mga mata ni Luna. Ang mahal Axel, doon na lang tayo bumili. Swestyo ni Luna at tinuro ang ukay-ukay boutique na katapat lang ng kinaroroonan nila ni Axel. Nakalimutan mo na ba? Hindi ako nagsusuot ng mga damit na galing ubili sa ukay-ukay. Wika ni Axel at inabot na ang bayad. Nakakapanghinayang yung pera mo. Buntong hiningang wika ni Luna. Ayos lang yun. Tara na. Wika ni Axel at sabay na lumabas ang dalawa. Magkahiwalay na tinahak ng dalawa ang comfort room upang magpalit. Guys! Si Axel ba yun? Biglang tili ng babae sa may waiting area kung saan ito hinihintay ang dalagang si Luna. Ilang sandali, lumabas na din sa banyo si Luna at agad itong lumapit kay Axel. Sorry, natagalan ako. Paghingi ni Luna ng paumanhin. Ang cute nila, komento ng isang matanda. Maganda naman kasi talaga si Luna. Ngunit kulang lamang ito sa ayos. Ilang sandali, bigla na lamang may tumawag kay Axel. Axel? Tawag ng isang babae sa binata. Paglingon ng dalawa, nakita ni Luna ang kanyang ex kasama ang kasintahan ni Axel na si Denise. Oh Luna, boyfriend mo pala itong si Axel? Best friend ni Raiden, yung magaling na prosecutor? Tanong ni Raver ang ex ni Luna at ngumisi ng kakaloko. Yes, we are couple. How about the two of you? Kayo ba? Diretsang tanong ni Axel at prenteng nakatingin sa dalawa. No. Yes. Sabay, ngunit magkaibang sagot ng mga ito.
Ano pa nga ba ang aasahan ni Axel sa kanyang kasintahang si Denise? Malamang magsisinungaling ito. Ano ba talaga? Sabi mo sa akin kanina, Denise, kayo ni River. Naguguluhang tanong ni Luna. So, tinatanggi mo na yung ipinalit mo sa akin? Sarcastic kong tanong ni Axel kay Denise at gumising na tila ba nang iinis ito. No, let me explain, Axel. Saad nito at akmang hahawakan nito si Axel. Pero napigilan ito ni Luna. Don't dare to touch him. Magkakagulo tayo. Matapang ng wika ni Luna na may pagbabantas sa boses nito. Hindi naman makapaniwala si Axel na gagawin ni Luna ang bagay na yon. Fine, magsama kayong dalawa. Parehas manuloko. Tura ni Denise na ikinainis naman ni Axel. Really? I'm not a cheater. You are the cheater, Denise. Acting like an angel in front of everyone. Don't worry. Tomorrow you don't have a job in Riden's company. Cheater are not allowed in our company. At sa tingin ko, mas bagay si Luna sa trabahong meron ka. Gigil na turan ni Axel at diinan pa nito ang salitang R. Iniwan nila Axel ang mga ito na walang nasabi at nakatulala lamang. Dumiretso sa parking lot ang dalawa. Tara na? Tanong ni Axel kay Luna na nakatulala lang sa pinto ng kotse. Oo. Saad ni Luna at pumasok na. Ang tapang mo sa part na yun. Nakangiting papuri ni Axel kay Luna. Axel, pagpanggap lang ba yung ipapasok mo ako sa kumpanya? O totoo talaga? Seryosong tanong ni Luna. Napangiti naman ang binata sa naging tanong sa kanya ni Luna. Hindi pa din ito nagbabago. Lahat ng bagay gusto niyang malinaw at klaro. It's real. Ipapasok kita bukas sa kumpanya. Actually, request din yun ni Amber. Sagot ni Axel at ngumiti kay Luna. Sige, maikling tugo ng dalaga. Hatid na kita. Tumango lamang si Luna bilang tugon at ibinaling na nito ang kanyang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Ilang minuto ang lumipas, nakarating din sa bahay ni Luna ang mga ito. Agad nakakuha ng parating na kotse ang atensyon ni Axel at doon nakita ng mga ito na bumaba doon si Amber. Nagkatitigan pa si Luna at Axel na tila ba nagtatanong sa isa't isa. Amber, tawag ni Luna sa pinsan ni Axel, ngunit tila hindi siya nito narinig. Bye lalaki, ingat ka dyan sa daan, baka mapagkamalan kang magnanakaw. Wika ni Amber kay Riden at doon napailing naman si Axel. Hindi makapaniwala si Axel na hinatid ng kanyang best friend ang pinsan niyang si Amber at hinahayaan lamang nito na gano'n na lamang siya kung kausapin ng dalaga. Dito na ako, paalam naman ni Axel kay Luna. Ngumiti naman si Luna at nagsalita. See you tomorrow. Wika ni Luna na may ngiti sa labi at diretsyong nakatingin kay Axel. See you. Tipid na sagot ni Axel at hinalikan sa noo ang dalaga. Ahem. Panirang wika ni Amber at doon nahiya naman ang mga ito. Alis na ako, saad ni Axel at pumasok na sa kanyang kotse. Maging si Axel, hindi alam kung bakit nga ba niya ginawa ang bagay na yun. Sa kabilang banda naman, habang nasa mall at nagpapanggap si Axel at Luna, ay kapwa iniinis ni Amber at Raiden ang isa't isa. Nakakainis talaga yung lalaking yun? Inis na bulong ni Amber. At habang inaayos ang kanyang sarili. Nasa comfort room si Amber at nag-aayos ng kanyang sarili dahil basang-basa ito dahil sa nangyari. Habang nag-aayos, napangiti si Amber at naisipan niyang gumanti sa amo niyang si Raiden. Agad na bumalik sa kanyang pwesto sa labas ng opisina ni Raiden si Amber at masama nitong tinignan ang binata at napansin naman ni Raiden ang pagtingin sa kanya ni Amber kung kaya't agad na lumabas ito ng opisina niya. Anong problema mo, babae? Pumunta ka ba dito para magtrabaho o manginis? Tanong ni Raiden sa dalaga. Both.
Anyway, can we talk? Turan ni Amber at sumeryoso. Nag-uusap na tayo. Sarkasikong sagot nito kay Amber at doon napataas ng kilay ang dalaga. Kung sapukin ko kaya to, bulong ni Amber sa kanyang sarili. May sinasabi ka ba? Kunot noong tanong ni Raiden sa dalaga. Wala. Gusto sana kitang makausap ng pribado. Kaagad na sagot ni Amber at ngumiti ng peke sa kanyang masungit na boss. I need to go at the trial. You can go home na. Saka na tayo mag-usap. Busy pa ako. Sagot ni Raiden at akmang aalis na nang hablutin ni Amber ang coat nito dahilan para ma-out of balance ang dalaga at mapayakap kay Raiden. Di naman nakabalanse si Raiden dahil sa gulat dahilan para mapahiga ang dalawa sa sahig. Jump! Sambit ni Raiden at napatitig sa dalaga. Ano ba yan? Wrong move! Wika ni Amber sa kanyang isipan at napatitig na lamang sa mata ng isa't isa na maglapat ang kanilang mga labi. Tumayo agad si Amber dahil sa hiya. I'm sorry. Paghingi ni Raiden ng paumanhin habang nagpapagpag ng kanyang damit. Ayos lang, di mo naman sinasadya, saad ni Amber without looking at Raiden. Hindi makatingin sa mata ni Raiden si Amber dahil sa kahihiyan, namumula din ang piski nito dahil yun ang kauna-unahan na halikan ito ng lalaki. Don't tell me, first kiss mo yun Amber? Biglang tanong ni Raiden na mas lalong nakapagpapula sa piski ng dalaga. Ha? Huh? Lutang natugon ni Amber. Namumula ka kasi, wika ni Raiden at tinuro pa ang piski ni Amber. Hindi no, masama lang pakiramdam ko. Kaagad na palusot ni Amber at apayuko na lamang. Bigla naman lumapit sa kanya si Raiden at sinapo ang kanyang noo na ikinabigla naman ni Amber. Are you sick? Tanong nito sa dalaga. I don't know, maybe. Napagod lang ako sa mga inutos mo. Paliwanag ni Amber at sinadya pa niyang diinan ang salitang inutos at sa isipan ni Amber, tuwang-tuwa ito dahil tumalab ang plano niya. Okay, ihahatid na kita sa inyo, saad ni Raiden at hinawakan ang kamay ni Amber. Napatitig naman doon ang dalaga, saka nagturan. Di ba may lakad ka pa? Sige na, unahin mo na yun, baka importante yun. Wika ni Amber na tila ba na guilty dahil sinungaling siya sa binata. Ayos lang, I can reschedule it tomorrow. Mas mahalaga ang kapakanan mo, baka mapano ka pa at ako pa ang masisi. Paliwanag ni Raiden at akonsensya naman si Amber sa kanyang mga ginawa kay Raiden. Di na lamang iyon pinansin ng dalaga at sumunod na lamang sa amo. Pagdating sa parking lot, pinagbuksan pa siya nito ng pinto ng sasakyan. Salamat. Yun lamang ang nasambit ni Amber sa amo. Sa isip ni Amber, may kabaitan din pala sa katawan ng masungit na binata. Sa halip na asarin si Raiden, gaya ng plano ni Amber ay nananahimik na lamang siya. Totoo naman kasi, napagod ito sa mga utos sa kanya ng binata. Masyado ka naman atang tahimik. Pambabasag ni Raiden sa katahimikan na bumabalot sa kanila sa loob ng kotse. Nabigla lang siguro ako, sagot ni Amber at napabuntong hininga na lamang. About pala sa kanina, sorry ah, bakit mo naman kasi inagaw pa yung coat ko? Pwede mo naman sabihin ng diretso na magpapahatid ka. Wika ni Raiden at napailing naman si Amber dahil bumalik na naman sa kanyang kahambugan ang amo. Tse, kalalaking tao, ang dal-dal, bulong ni Amber. Ngunit na dinig pa din iyon ni Raiden. I was just saying the truth. Sa bagay, baka pinalo mo talaga yun para mahalikan ako. Nakangiting saad pa nito na tila ba nangaasar kay Amber. Ang hangin no, pagpaparinig ni Amber at naiiling pa ito. Sus, siguro wala ka ng sakit kasi sumasagot ka na eh. Dagdag pa nito at doon nag-umbisa na naman ang dalawa sa kanilang pagtatalo. Sus, nag-alala ka lang eh.
pambabara ni Amber. Of course, I care for you. Biglang sagot ni Raiden at napataas naman ang kilay ng dalaga. Wow, close tayo? Sarkastikong tanong ni Amber sa amo. Ay, dapat nga magpasalamat ka eh dahil ihahatid kita. Saad ni Raiden at doon gumising naman si Amber. Thank you, Mr. Sungit. Sarkastikong turan ni Amber. Ang gwapo ko naman kahit masungit. Pambabara ni Raiden sa dalaga. Ang kapal nito, akala mo gwapo? Wika ni Amber at tatawa pa. Sabihin mo yan kapag tayo na. Pangaasar na wika ni Raiden at tumawa pa. Mangarap ka. Nanahimik naman na ang dalawa matapos na sambitin ni Amber ang bagay na iyon. Saan ka ba bababa? Tanong nito kay Amber. Diyan lang, sagot ng dalaga at itinuro ang isang gate na kulay pula. Agad na inihinto ni Raiden ang kotse na itinuro ni Amber. Bye lalaki, mag-ingat ka dyan sa daan at baka magpagkamalan ka magnanakaw. Paalam ni Amber sa kanyang boss. Umalis naman si Raiden at pagharap ni Amber ay nakita nito ang pinsan niyang si Axel kasama si Luna. At napailing na lamang ito nang makita niyang hinalikan ng kanyang pinsan ang kaibigang si Luna. Ahem, paninira nito sa moment ang dalawa. Kaagad naman nagpaalam si Axel. Napakunot naman ang noon ni Amber na mapansin nito na nakakopol na ang damit ang dalawa. Binaling ng dalaga ang tingin niya sa kanyang best friend na kumaway pa kay Axel. Pagkaalis ni Axel, tumingin si Luna kay Amber at napansin kaagad ng dalaga ang pagpatak ng luha ng kanyang matalik na kaibigan. Problema mo? Kunot noong tanong ni Amber sa kaibigan. Amber? Pagpasok sa loob, hindi napigilan pa ni Luna ang mga luha na naguunang lumagasgas sa kanyang mga mata. Hoy, anyari? Sweet yung kanina? Tapos umiiyak ka? Takang tanong ni Amber kay Luna. Sanay na si Luna sa barumbadang bibig ni Amber, pero alam niya na nag-alala talaga sa kanya ang kaibigan. Raver Chida don me. Tama ka nga. Sila ni Denise. I confront her nung pumunta ako sa opisina niya. And worse, she told me she's pregnant with Raver's child. Umiiyak na pagkukwento ni Luna. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Luna sa mga oras na yon dahil sa katotohanan na wala pa nga nangyayari sa kanila ng nobyo. Ngunit may ikinakama na pala itong ibang babae. Alam ba ito ni Kuya Zid? Tanong ni Amber at tapayuko naman si Luna. Si Zid ay ang nakakabatang kapatid ng ex ni Luna na si River at kaibigan ito nila Amber. I think he already knew, pero gusto niya lang siguro ako ang makaalam kaya di niya sinabi sa akin. Umiiyak na tura ni Luna. Then why are you crying like a baby? Kala mo inagawa ng lollipop? Sarkastikong saad nito sa kaibigan. Masakit eh, sagot ni Luna at pinahid ang kanyang luha. Masakit, pero kinikilig kanina sa pinsan ko. Nanunod yun ni Amber kay Luna. Hoy, ang dumi ng utak mo. Kaagad na alma ni Luna. Asus, bad ka naman nung pinsan ko eh. For sure, may feelings pa sa'yo yun. Malay mo, kayo talaga. Ay, kiligs yarn. Pangaasar pa nito. Baliw, bulong ni Luna. At doon, tila ba nawala ang lungkot ng kanyang nadarama. Tara, punta tayo kina Kuya Zid. Balita ko nandun si Kaiden. Dalawin natin. Pag-aaya nito sa kaibigan. Kaagad naman tumayo si Luna. Magpalit lang ako. Paakyat na sana ito nang biglang sumigaw si Amber. Dalhin mo pala yung makeup kit mo. Kasi magpapaayos daw si Kuya Zid. Pahabol na saad ni Amber. Okay. Kaagad na nagbihis si Luna. At nang makapagbihis na ito, agad siyang bumaba. Bilis ah. Puna ni Amber kay Luna. Let's go. Wika nito at kumiti sa kaibigan.
kaagad na lumabas ng kanilang bahay ang magkaibigan. Umupo naman sa backseat si Amber at doon napataas ng kilay si Luna. Ako magdadrive? Kunot noong tanong ni Luna sa kaibigang si Amber. Oo. Di na sumagot o nagtanong pa si Luna sa kaibigan dahil halata naman na wala ito sa mood. Pinaandar na nga ni Luna ang sasakyan at habang nasa biyahe, ni isa sa kanila ay walang kibo. Ilang sandali, nakarating na nga sa bahay ni Zid ang mga ito kung kaya't agad na ginising ni Luna ang kaibigan na nakatulog na sa mahabang biyahe. Amber, nandito na tayo. Pagising ni Luna sa kaibigan dahil nakatulog na ito sa biyahe. Ays, ang haba talaga ng biyahe. Pero di ko na malayan nandito na pala tayo. Turan ni Amber na nagpunas pa ng kanyang mukha at agad na bumaba. Pagdating sa loob, kaagad na sinalubong sila ni Kayden. Hi Luna, and Amber. Bati sa kanila ni Kayden. Nasaan si Kuya Zid? Kaagad na tanong ni Amber at dire-diretsong pumasok sa bahay. Nasa fitting room, doon mo na lang daw siya ayusan Luna. Paliwanag ni Kayden. Tumango lamang si Luna at nagtungo sa direksyon ng fitting room. Kabisado naman ng dalaga ang bahay na laging bumibisita ang mga ito doon. Kaagad na kumatok si Luna sa kulay berdeng pinto kung saan nakalagay ang salitang fitting room. Papasok na ako, wika ni Luna matapos na kumatok. Kamusta Luna? Tanong ni Zid kay Luna. Ayos naman. Wala na kami nung kapatid mo. Wika ni Luna na tila ba proud pa. Che, di ko yun kapatid okay? Ampun lang yun. Wika ni Zid at walang emosyon na tumingin kay Luna. I know. Pasensya na. Si Zid at Raver ay hindi tunay na magkapatid. Inampun lamang ito ng ama ni Zid dahil sa awa. Isang artista si Zid at palaging nag-aayos sa kanya ay si Luna. Matapos ang 5 minuto, natapos din ang dalaga sa pag-aayos kay Zid. Tapos na ba? Kunot noong tanong ng binata at diretsyong nakatingin sa mga mata ni Luna. Lalagyan ko na lang ng lip balm itong labi mo. Sagot ni Luna at kumiti sa binata. Habang nasa fitting room si Zid at Luna, naiwan naman sa baba si Amber at Kayden. Tahimik na nakatitig ang binata kay Amber. Napakatahimik mo naman ata ngayon. Puna nito kay Amber. Paki mo. Masungit na sagot ang dalaga at tagtaka naman si Kayden. Naalala niya kung paano siya inisin at pikunin noon ni Amber. Upang mawala ang pagkabagot na nararamdaman ay kinuha ni Kayden ang kanyang cellphone mula sa lamesa at agad na pinundot ang gallery. Bumungad sa kanya ang mga larawan ni Amber sa iba't ibang anggulo. Habang nanonood ay napapangiti si Kayden at napansin ito ni Amber. Ano yung pinapanood mo? Biglang tanong ni Amber. Huh? Wala no? Sagot ni Kayden at hindi na lamang pinansin ang sinabi ni Amber. Para kang tanga na tumatawa dyan, tignan mo. Saad nito at ipinakita sa kaibigan ang picture nito na kuha ng dalaga. Burahin mo yan, Amber. Inis na wika ni Kayden sa dalaga. Ayoko nga. Pagmamatigas ni Amber at niyakap ang cellphone niya. Tila napipikon na nagtungo ang binata sa kinaroroonan ni Amber at inilahad ang kanyang kamay. Give me your phone. Utos ito sa dalaga. Boss ko nga, di umuobra sa akin. Ikaw pa kaya? Tila nanunod yung wika ni Amber at doon ay napaangat ng kanyang kilay si Kayden. Hindi nito naunawaan ang sinambit ni Amber. Akin na nga sabi, muling turan ni Kayden at pilit na inaagaw ang cellphone ng dalaga. Dahil pilya si Amber, inilagay niya ang cellphone sa loob ng kanyang damit. Dahilan para matigilan si Kayden. Ngumiti pa ang dalaga na tila ba nangaasar sa binata. Kunin mo kung kaya mo. Pangaasar nito kay Kayden
at tumawa pa. Walang pakundangan naman na ipinasok ni Kaiden ang kamay niya sa loob ng damit ni Amber at kinapa ang cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Amber dahil sa gulat sa ginawa iyon ng kaibigan. Deleted. Nakangiting wika ni Kaiden at inabot kay Amber ang cellphone niya. Doon, nagulantang ang binata sa biglang pagsampal sa kanya ni Amber. Napahawak na lamang sa kanyang pisngi si Kaiden dahil sa pagkabigla. Manyakis, turan ni Amber. Dom, ano bang problema mo, Amber? Inis na tanong ni Kaiden sa dalaga. Nakakainis ka, bakit mo kasi ipinasok? Walang pakundangan na saad nito. Magdaan-daan ka naman sa salita mo, kababae mong tao, napakaano mo? Baka mamaya, iba isipin ng dalawa sa taas. Inisasaway nito sa kaibigan. Hindi nga nagkamali si Kaiden at doon biglang sumulpot ang dalawa. Nirape mo ba si Amber, Kaiden? Biglang tanong ni Luna na humahangos pa nakasunod naman sa kanya si Zed. Ano? Hindi no? Sagot ni Kaiden at masamang tinignan si Amber na tila ba sinisisi ang dalaga. Bakit narinig namin si Amber na sinasabing bakit mo daw ipinasok? Seryosong tanong ni Zed. Yan ang sinasabi ko eh. Bunganga naman kasi nitong si Amber. Napakabarumbado. Inis na wika ni Kaiden at binalingan ang dalaga. Hello, ang kanalang utak niyo, pakilinisan. Ito kasi si Kaiden, pinasok yung kamay niya dito sa loob ng damit ko. Tapos, di pa man tapos sa pagpapaliwanag si Amber, nagsalita ng muli si Zed. What? Gulat na tanong nito. Butik, ang dumi ng utak mo tol. Kinuha ko lang yung CP niya para i-delete yung photo ko. Kaagad na paliwanag ni Kaiden. Ay, akala kong ano na? Nakahingang saad ni Luna. Ito kasig si Amber, napakabalo sa ubas ng bibig. Paninisin ito sa kaibigan at itinuro pa ang dalaga. Nye, bakit kasi nakasave pa yung video ko sa'yo? Inis na tanong ni Amber. Di pa ako nagbubura eh, palusot ni Kaiden. Kamo, may gusto ka pa din kay Amber. Diretsang saad ni Axel, nakakarating lang. Lul, alman ni Kaiden at sinamaan ng tingin ang kaibigan. Naku Kaiden, huwag ka nang umasa, may Raiden na yan. Dagdag pa ni Axel na ikinabigla ng mga ito. Sino si Raiden? Sabay na wika ng mga ito. Samantalang kanina naman, habang naiwan si Amber at Kaiden sa ibaba, matapos ayusan ni Luna si Zed, ay nagkwentuhan muna ang dalawa. Saan palalakad mo? Tanong ni Luna habang isinusuot ang coat ni Zed sa kanya. Labas tayo. Pahangin tayo sa labas. Pag-aaya nito sa dalaga na tila ba hindi nito nadinig ang sinambit ni Luna. Nagpapatawa ka ba? Nagpaayos ka para lamang pahangin? Wala lang. Maiba lang. Nakangiting sagot ni Zed. Maya-maya, narinig ng dalawa ang boses ni Kaiden at Amber. Ano bang problema mo, Amber? Rinig naming sigaw ni Kaiden. Problema nung dalawang yun? Takang tanong ni Zed kay Luna. Hayaan mo sila, ganyan naman yung dalawang yan. Saad ni Luna at inayos ang buhok ng binata. Ngunit nagulat sila sa naging sagot ni Amber. Madumi lang ba utak ko o sadyang may ginagawa silang kakaiba? Takang tanong ni Zed kay Luna. Bumaba na tayo? Wika ni Luna at nauna na ito na lumabas. Pagbaba pa lamang, agad nagtanong ang dalawa na naging malinaw naman na magpaliwanag ang dalawa. Bigla namang dumating si Axel at doon nang asar agad ito kay Kaiden. Si Raiden, yung magaling na prosecutor? Tanong ni Zed kay Axel. Oo, siya nga, ang matalik kong kaibigan. Nakangiting sagot ni Axel. Kailan pa sila nagkakakilala? Pag-usisa pa ni Zed. Tanungin niyo si Amber. Ay nako,
Kawawang Kaiden, di pa man nakakaamin na unahan na. Pangaasar ni Axel sa kaibigan. Hoy, bida-bida ka Axel. Boss ko yun, dumi ng utak nito. Kaagad na pagtaliwas ni Amber, nahalata namang may itinatago. Ay sus, pagtapos yung mag-kiss kanina sa office, itatanggi mo na? Panunod yun pa ni Axel kay Amber. Hoy, aksidente yun. Tsaka, paano mo nalaman? Inis na turan ni Amber. Nakita ko sa CCTV kanina kasi inutusan ako ni Raiden na tignan ang footage. Sagot naman ni Axel, nakangisi pa. Chismoso, kayo nga ni Luna kanina, naka-couple t-shirt, tapos kinis mo pa siya sa forehead, may pasabi-sabi ka pang aalis na ako. Panunod yun ni Amber kay Axel. Ano daw? Couple t-shirt? Kiss sa forehead? Kayo ba? Sabay na tanong ni Kaiden at Zid. Nakita naman ng mga ito na namula si Luna. Wala namang umimik sa kanilang dalawa, kaya inulit ni Amber ang tanong nila Kaiden. Kayo ba? Sa oras na yun ay seryoso na si Amber. Oo. Hindi. Sabay. Ngunit magkaibang sagot nila. Ano daw? Natatawang tanong ni Kaiden na sinabayan pa ng tawa ni Amber. Samantalang si Zid naman nakatulala at nag-iisip. Oo, kami. Nakayokong saad ni Luna na halatang nahihiya. Saan pala lakad niyo ng GF ko, tol? Tanong ni Axel at inakbayan pa si Luna. Diyan lang sa labas. Pwede bang mahiram GF mo? Tanong ni Zid kay Axel. Sige, may tiwala naman ako sa iyo eh. Saad ni Axel at humalik pa sa labi ni Luna. Natulala na lamang ang mga ito sa ginawang iyon ni Axel. Lumabas naman sila Luna matapos magpaalam ni Kaiden kay Axel. Saan tayo? Tanong ni Luna. Lakad-lakad lang. Matamlay na sagot ni Zid. Ang lakas din ng trip mo, no? Naiiling na wika ni Luna at napabuntong hininga na lamang. Kailan pa naging kayo ni Axel? Tanong ni Zid kay Luna. Sa isip ni Zid ay maaaring matagal na sila, ngunit di lang nila nahalata. Since nung malaman ko na niloko ako ni River, wika ni Luna. Di naman kumibo pa si Zid at naglakad na lamang. Sa totoo lamang, hindi naman talaga si Axel at Luna. Ginawa lamang nila ang bagay na iyon upang hindi na magtanong pa ang mga ito. Nagulat naman si Zid nang bigla na lang huminto at lumuhod sa harapan niya si Luna. Pagtingin ng binata ay sinantas ng dalaga ang sapatos niya dala tanggal iyon sa pagkakasintas. Mula naman sa di kalayuan, nakatingin sa dalawa ang isang dalaga. Ang sweet naman nila, tura nito habang nakatanong kina Zid mula sa malayo. Uy, hintayin mo ako, Luna! Sigaw ni Zid sa dalaga. Hanggang ngayon, di pa din nagbabago si Zid. Ali? Tawag ni Luna sa babaeng kanilang napansin nito ang presensya ng dalaga. Wow! Ikaw nga! Kailan ka pa bumalik? Tanong ni Luna. Kanina lang, nakalimutan ata ni Kaiden na sunduin ako. Sagot ni Ali. Siguro, wala nga din nabanggit sa amin. Saad ni Zid na nakangiti. Kamusta buhay artista Zid? Pagtatanong ni Ali sa kaibigan. Ayos naman. Still, si Luna pa din yung makeup artist ko. Tipid na sagot ni Zid. Ikaw, kamusta buhay sa US? Tanong ni Luna sa dalaga. Enjoyable naman, pero nakakamiss pa din dito sa Pilipinas. Nakangiting sagot ni Ali. By the way, may iba ako. Bakit kayong dalawa lang? Tsaka, ba't ganyan itsura mo? Natatawang tanong ni Ali sa mga ito. Disguise kasi tawag dyan, Ali. Huwag mong tawanan, porket ayos lang sa'yo dumisplay kahit saan eh. Saad ni Zid. Nako, mas mukha ka pang babae sa akin. Natatawang wika ni Ali at apahawak pa
sa kanyang tiyan. Tara na nga, dun sa bahay, para masermonan mo na yung jowa mo. Uwi ka ni Luna kay Ali. Jowa ka dyan? Kailan ko pa naging jowa si Kaiden? Di ako na-enfor na kami pala. Taas kilay na uwi ka ni Ali. Asus, kaya pala may pa-engagement party next month? Dagdag pa ni Zid. What? Saan nyo naman nasagap yung fake news na yan? Gulat na tanong nito. Kay Amber, sabay na uwi ka ng dalawa. Mababatukan ko yun, uwi ka ni Ali at napailing na lamang. Si Ali ay nakipaghiwalay sa kasintahan nitong si AJ at doon nalaman ito ni Amber. Sa kanito itinutulak ang kaibigan na si Kaiden sa dalaga. Habang naglalakad, nagkwentuhan ng mga ito about sa mga nangyari sa kanila sa mga nagdaang taon. Talaga? Kayo ni Axel? Sabagay, di naman kasi nakakagulat yun. Talaging kayo naman nun. Uwi ka ni Ali at kaagad naman sumagot si Zid. Oo, and worse, itong si Amber nililink dun sa amo niyang si Raiden. Saad naman ni Zid. Eh ano naman, si Raiden, yung sikat na prosecutor? Tanong ni Ali sa mga ito. Oo, siya nga, sagot naman ni Luna. Ilang sandali ay nakarating na sa gate ng bahay nila Zid ang mga ito. Ali? Tawag ni Kaiden kay Ali na makita niya ang mga ito sa labas ng gate. Alimango, nandito ka na pala? Bungad ni Axel na makapasok ang mga ito. Sorry Ali, di kita nasundo. You know busy day. Palusot ng boyfriend ni Ali. I know, nareceive ko na message ng manager mo. Matari na sagot ni Ali at todo lingkis sa kanya ang nobyong si Kaiden. Respeto pre, saway sa kanila ni Zid. Inggit ka tol, papuntahin ko na ba si Tara? Saad ni Kaiden, dahilan para batukan siya ni Axel. Pinapangunahan mo agad ako eh. Uwi ka ni Axel at doon ay inis na binalingan ito ni Kaiden. Bakit kailangan mo nakit ha? Kailan mo ba kasi ipakilala kina Amber si Tara ha? Piko na saad ni Kaiden. No need, alam na namin. Sabay na saad ni Amber at Luna. Kitams, tura ni Zid at kumindat pa. Putik, ang aharot, bulong ni Kaiden. Amber, ipakilala mo sa akin yung first kiss mo ha? Saad naman ni Ali kay Amber at masama nitong tinignan ang kaibigan. Paano mo nalaman? Kunot noong tanong ni Amber kay Ali at doon sumingit naman si Kaiden. Putik! Amber, seriously? First kiss mo si Raiden? Gulat na tanong ni Kaiden. Napailing na lamang si Ali sa reaksyon ng kanyang nobyo. Kahit nakababata ito ni Amber, ay tila ba lagi na lamang itong huli sa balita. Ang daldal mo, Ali? Inis na wika ni Amber sa kaibigan. Ikinuwento kasi sa akin ni Luna. Although, kilala ko na yung si Raiden na yan. Patunayan na lang niya, kaya kanyang palamunin at ustusan ka sa mga luho mo. Uwi ka ni Ali at niyakap ang mga kaibigan. Miss you sis, matamis na uwi ka ni Luna kay Ali. Hep hep hep, hiramin ko muna yung GF ko. Paninira ni Kaiden sa moment ng mga ito at hinawakan ang kamay ni Ali. PDA, sabay-sabay na uwi ka ng mga ito. Grabe sa PDA ha? Daing ni Ali at tatawa na lang sa sinabi ng mga ito pero si Kaiden ay parabang bata na kabusangot. Kahit di man sabi ng mga ito, alam ni Ali na may mga sekreto ang mga ito sa isa't isa na ayaw lang nilang sabihin. Si Zid nag-aaktong masaya kay Tara, ang kanyang manager, pero deep inside, di man niya aminin, alam ng lahat at ramdam ng mga ito na gusto nito si Luna. At si Kaiden ay halata naman na may gusto pa ito kay Amber, kahit na sila na ni Ali. Siguro, masasabing magulo ang love life ng bawat isa, pero masaya ang pagkakaibigan nilang lahat. Kahit ganun pa man ay, ini-enjoy na lamang nila ang bawat moment sa kanilang buhay, dahil alam nila na lahat ay may hangganan.
Nakakatawa man, pero yan ang totoo. May masasaktan at mabibigo sa huli. Matapos ang tila ba reunion sa gabing iyon, balik trabaho na ang mga ito. Kinabukasan ay maagang sinundo ni Axel si Luna at Amber. Ay sus, nagsundo ka lang naman dito kasi gusto mong makita si Luna. Uwi ka ni Amber at inasar pa ang kanyang pinsan. Malisyosa ka talaga, Amber. Nandito ako kasi utos ng lintik kong kaibigan. May pupuntahan ata kayo ng trial. Sabi pa niya, ayusin mo daw ang suot mo, yung formal daw, nang hindi ka napapahamak. Turan ni Axel sa kanyang pinsan. Wow, concerned ang kanyang boss. Tila ba nangaasar na wika ni Luna sa kaibigan? Tatahimik kayong dalawa o pag-uuntugin ko kayo? Banta ni Amber at tatahimik naman ang mga ito. Kaagad na sumakay ang mga ito sa backseat at tahimik lamang buong biyahe. Pagdating sa kumpanya, kanya-kanya ng mga ito na pagtungo sa kanilang pwesto. Agad na dumiretso si Amber sa opisina ni Raiden. Ano, kamusta ang pakiramdam mo babae? Bungad ng binata kay Amber. May pangalan po ako si Raiden. Magalang na wika ni Amber. Wow, sir, ano nakain mo at parang bumait ka ata ngayon? Tila ba nanunod yung wika ni Raiden sa kanyang sekretarya? Prosecutor Raiden, pinapasok po ba ako dito ng maaga para lang inisin? O pupunta po tayo sa trial para asikasuin ang hawak mo na kaso? Wika ni Amber at doon ay natigilan naman si Raiden. Fine, let's go. Tipid nitong wika at napangiti naman si Amber. Matapos ng pag-uusap na iyon, dumiretso na sa korte sila Raiden kasama ang sekretarya niyang si Amber. Seryosong humarap si Raiden sa judge at ipinagtanggol ang kanyang kliyente. Naging matagumpay naman ang kasong hinahawakan ng binata at nanalo sila. Labis ang sayang na darama ni Amber dahil unang beses itong nakapunta sa ganon at panalo pa sila. Labis ang pasasalamat ng kanilang kliyente dahil sa pagkapanalo sa kaso. Uy, anong balak mo? Hindi ka ba magdidiwang? Panalo ka diba? Turan ni Amber sa kanyang amo. For what? Para magsayang ng oras? Kaysa igugol yun sa mas importanteng bagay? Masungit na tugon ni Raiden. Napamaywang naman si Amber dahil sa winika ni Raiden. Minsan lang naman? Saka, bakit ba ang sungit-sungit mo? Kunot noong turan ni Amber. Eh ikaw, bakit ang taray mo? Balik tanong ni Raiden. Napabuntong hininga naman si Amber sa naging tugon sa kanya ni Raiden. Hay nako, alam mo, kaysa magtalo tayo, halika na? Wika ni Amber at sumakay sa kotse ni Raiden. Matapos nun ay, wala na nga nagawa pa si Raiden nang ayain siya ni Amber sa tahanan nila Luna at doon nagkasiyahan ng mga ito. Guys, this is Raiden, my best friend. Pakilala ni Axel kay Raiden sa iba nilang kaibigan. So, ikaw yung first kiss ni Amber? Kunot noong tanong ni Kaden at nilapitan pa si Raiden. So, ako nga ang first kiss ni Amber? Anyway, aksidente ang nangyari. Wika ni Raiden at doon binatukan naman ni Amber si Kaden. Kahit kailan, ang daldal mo. Sinabi ko na nga na aksidente yun. Pinipilit mo pa? Kasalanan mo ito, Axel eh. Wika ni Amber at sinisi pa ang kanyang pinsan. Tumawa lamang si Axel at saka nag-p-sign. Sa oras na iyon, doon nakilala ni Raiden ang mga kaibigan ni Amber. Isa-isa nagpakilala ang mga ito na natandaan naman ni Raiden. Ipinagdiwang nila ang pagkapanalo ni Raiden at Amber sa kasong hawak nila. Kampay! Sigaw ni Zid at doon ay nag-cheer sa mga ito. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, nagtungo sa hardin si Raiden. Bakit nandito ka? Tanong ni Amber kay Raiden, saka naupo sa tabi ng binata. Ang saya niyo no, kanya-kanya kayo ng partner, ikaw lang ata ang wala doon eh. Sana may mga kaibigan din ako, kagaya nila. Si Axel lang kasi ang natatanging kaibigan ko, wala nang iba. Tila ba malungkot
na pagkukwento ni Raiden sa dalaga. Dama naman ni Amber ang mabigat na dinadala ng kanyang boss. Kaya ba, mas gusto mo nalang nasuluhin ang tagumpay mo? At ituon ang oras mo sa mga bagay na makakapagpalimot sa iyo na nag-iisa ka? Nasaan ba ang parents mo? Sunod-sunod na tanong ni Amber sa binata. Siguro, yun na nga ang dahilan ko. Yung parents ko, matagal ang hiwalay. Si Mami, matagal ang may sariling pamilya sa Amerika. Si Daddy naman, namatay nung nakaraang taon lang. Pagkukwento ni Raiden. Sa mga oras na iyon, tila ba nakonsensya si Amber sa lahat ng ginawa niya kay Raiden? Ang lungkot naman ng buhay mo, malayo sa buhay ng kinagisnan ko. Ako kasi, simula pagkabata, madami akong kaibigan. Palaging nandyan para sa akin ang mga magulang ko. Pasensya ka na sa lahat ng pinaggagawa ko sa iyo ha. Di ko kasi alam na kaya ka ganyan dahil may itinatago kang lungkot dyan sa puso mo. Wika ni Amber at doon ay niyakap nito ang binata. Gumaan naman ang pakiramdam ni Raiden dahil sa ginawang iyon ni Amber. Simula nung gabing iyon, nagbago na ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. Naging close na ang mga ito at palaging sabay na kumakain. Madalas din na si Raiden na ang naghahatid kay Amber pauwi ng bahay. Uy Amber, anong meron sa inyo ni Sir Raiden? Pansin ko, palaging siyang naghahatid sa'yo. Ikaw ha, hindi ka sa akin nagchichika. Uwi ka ni Luna sa kaibigan. Wala no, sadyang nagkakasundo na kami ngayon kaysa noon na para kaming aso at pusa kumagbangayan. Sagot ni Amber na may ngiti sa labi. Uy, iba ang ngiti niya. By the way, pinapunta tayo ni Kaiden sa engagement party niya. I think, imbitado din si Sir Raiden kasi kakausapin daw siya nung childhood best friend mo. Uwi ka ni Luna at umiti pa kay Amber. Oo nga pala no, malapit na ang wedding day ni Ali at Kaiden. Grabe, akala ko si AJ na ang dawan ni Ali, hindi pala. Hay nako, tadhana nga naman mapaglaro. Matapos na mag-usap ng magkaibigan, nagpahinga na ang mga ito dahil napagod din sila sa trabaho sa opisina. Mabilis lamang na lumipas ang mga araw at dumating na ang engagement day ni Kaiden at Ali. Sabay na dumating si Zid at ang kasintahan nitong si Tara, ganun din si Axel at Luna. Samantalang si Amber naman na unang dumating sa venue na sumabay ito kina Luna. Nahuli naman ang dating si Raiden dahil may kaso pa itong inasikaso. Raiden, bakit hindi mo isinabay itong si Amber? Naging third wheel tuloy kina Luna at Axel. Wika ni Zid at kaagad itong sinamaan ng tingin ni Amber. Wala akong pake sa kanila. Saka mas gugustuhin pa ni Luna na kasabay ako kaysa dyan sa babaero kong pinsan. Wika ni Amber at binalingan si Axel. Huy, ikaw Amber ha? Bunganga mo nga, mamaya maniwala si Luna. Wika ni Axel at natawa naman ang mga ito. Anyway guys, this is Tara, my manager and also my official girlfriend. Pakilala ni Zid sa kanyang nobya. Well, paganda siya ha. By the way, ako pala si Amber. Pakilala ni Amber kay Tara. Ngumiti naman ang dalaga kay Amber at sa iba pa. Nag-umpisa na nga ang programa at naging masaya naman ang araw na iyon. Habang abala ang lahat sa pagkukwento ay kinausap ni Kaiden ng pribado si Raiden. Pre, pakiingatan si Amber. Hindi niya deserve masaktan. Wika ni Kaiden at seryoso naman itong tinignan ni Raiden. May gusto ka kay Amber, tama? Tanong ni Raiden na hindi naman tinanggihan ni Kaiden. Oo, may gusto ko sa kanya noon pa man. Pero alam ko na hanggang kaibigan at kapatid na lang ang turing sa akin ni Amber. Kaya tinanggap ko na lang ang katotohanan na iyon. Wika ni Kaiden at seryosong tumingin kay Raiden. Bakit sumuko ka kaagad? Saka may mahal kang iba pero ikakasal ka na? Sunod-sunod na tanong ni Raiden. Mahal ko si Ali. Nauna ko lang minahal si Amber at tanggap ko na hindi kami ni Amber ang nakatadhana para sa isa't isa. Alam ko na may gusto ka kay Amber. Lalaki ako
kaya hindi mo ako mapagsisungalingan. Sana lang, huwag mo siyang sasaktan. Wika ni Kaiden na tila ba binibili na nito si Amber at nagpaubaya na. Huwag ka mag-alala, hinding-hindi ko sasaktan si Amber. She is worth to be loved. Hindi siya yung tipo ng babaeng pabebe o maharot. Si Amber ang tipo ng babaeng pinapakasalan at iniingatan. Sa ngayon, wala pa kaming opisyal na relasyon. Pero ngayon pa lang, pinapahalagan ko na si Amber. Paliwanag ni Raiden kay Kaiden. Siguraduhin mo lang, Raiden. Dahil kahit loko-loko kami mga kaibigan niya, kapag siya ay nasaktan, asahan mo ang restback namin. Patunayan mo yung sinasabi mo. Pero ngayon pa lang, ibinibilin ko na siya sa'yo. Dahil alam kong mas maalagaan mo siya. Please lang, huwag mo siyang pababayaan. Tura ni Kaiden. At doon, niyakap pa nito ang binata. Ayoko mangako, pero susubukan ko. Nakangiting wika ni Raiden. At sa puntong iyon, masaya ito. Kanya-kanyang partner ang mga ito. At sobrang saya ang naramdaman ni Raiden. Ngayon lamang siya nagkaroon ng ganung mga kaibigan. Kahit at tila ba puro kalokohan ang mga ito, alam ni Raiden na totoong tao ang mga ito. Uy, ang tahimik mo ata dyan, Rai. Punan ni Axel sa kaibigan. Tigilan mo ako, Axel. Doon ka na lang kay Luna. Okay na ako dito. Wika ni Raiden at ininom ang alak sa kanyang harapan. Ay sus, bakit malungkot ang beshi ko? Tila ba nanunod yung wika ni Axel sa kaibigan at sinundan nito ang tinitignan ni Raiden? Tantanan mo nga ako sa mga kalokohan mo, Axel. Pwede ba wala ako sa mood para makipagkulitan sa'yo? Wika ni Raiden at tuloy-tuloy nitong nilagok ang alak. Hay nako, nagsiselos ka ba? Si Zid at ang pinsan kong si Amber ay parang magkuya lang ang turingan. Ganyan sila ka-close, kaya wala kang dapat ikaselos sa dalawa. Paliwanag ni Axel. Sinong nagsabing nagsiselos ako? Hindi kaya, fake news ka ha? Huwag ka nga gumawa ng kwento dyan. Wika ni Raiden at natawa naman si Axel. Bro, huling-huli kita kapag nagsisinungaling. Wika ng binata kay Raiden at napailing na lamang. Hindi naman kumibos si Raiden na lumapit na sa kanilang pwesto si Amber. Huy, haliparot kong pinsan, nasan si Luna? Tanong ni Amber sa pinsan niyang si Axel. Bakit mo hanap ang girlfriend ko? Taas kilay na tanong ni Axel. Ay sus, wala kang pake. Nakita mo? Sasagot ka o pagbubuhulin ko kayo nitong kaibigan mong nakasimangot? Mataray na wika ni Amber at dinamay pa nito si Raiden. Ngunit nagtaka ang dalaga dahil hindi man lang ito umimik. Hay nako, andun si Luna, kasama siya ni Ali. Kanina ka pa nga nila tinatawag, kaso hindi kita mahagilap. Wikan ni Axel at tinignan ang kaibigan na walang kibo. Bakit ang tahimik niyan? Baling ni Amber kay Raiden. Tanungin mo kayo siya. Hay nako, may iwan ko na nga kayo. Wikan ni Axel at napailing na lamang. Bakit ang tahimik mo? Tanong ni Amber kay Raiden at seryosong tumingin kay Raiden. Wala kang pake. Inis ng wika ng binata at naglakad ito palayo kay Amber. Napansin naman ng dalaga na tabingin na ang lakad ni Raiden kung kaya't agad niya itong sinundan. Pagdating sa labas, nakita ni Amber na nagsusuka ito sa gilid kung kaya't nilapitan niya ito. Ayos ka lang? Kaya mo pa bang umuwi? Tanong ni Amber, ngunit tinabig lamang ni Raiden ang kanyang kamay. Pwede ba? Lumayo ka muna sa akin. Doon ka na sa Kuya Zid mo, magsama-sama kayo. Turan nito na ikinataka naman ni Amber. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Nababaliw ka na ba? Takang tanong ni Amber kay Raiden. Oo, baliw na ako. I am crazy for you. Wika ni Raiden at doon, siniil niya ng halik si Amber. Natulala at hindi nakapagsalita si Amber dahil sa ginawa ni Raiden. Matapos na halikan, ang dalaga ay nawala na ito ng malay. Hoy Raiden! Seh, iinom-inom, hindi kaya ang sarili. Naiiling na wika ni Amber
at sinubukan pa nagisingin si Raiden. Mabuti na lamang ay lumabas si Axel kasama si Luna at doon tinulungan ng mga ito si Amber. Dahil hating gabi na sa mga oras na iyon, si Axel na lamang ang naghatid kay Raiden sa tahanan nito at umuwi na sila Luna. Matapos ang araw na iyon, umiwas si Raiden kay Amber dahil alam niya sa kanyang sarili na nakulog na siya sa mata rin niyang sekretarya. Napansin naman ni Amber ang paglayo sa kanya ni Raiden. Good morning! Kamusta ang pag-aasikaso sa mga kaso? Dadalo ba kayo sa kasal nila Kaiden? Bungad na kakarating lamang na si Axel. Ni isa sa mga ito, walang umimik kung kaya't inulit muli nito ang kanyang tanong. Ako? Oo. Ewan ko dyan kay Sir Sungit. Nung nakaraan pa, hindi na mamansin. Nakasimangot ng wika ni Amber. Natawa naman si Axel dahil naalala niya ang araw ng engagement party ni Kaiden at Ali. Di pa din kayo okay? Kunot noong tanong ni Axel. Ha? Hindi naman kami nag-away o nagtalo ha? Kunot noong turan ni Amber. Ouch! Para lang alam mo insan, yang si... Hindi pa man tapos si Axel ay tinakpan na ni Raiden ang bibig nito. Puro kasinungalingan na naman ang lalabas dyan sa bunganga mo. Wika ni Raiden. So, bakit di mo nga ako pinapansin? Kunot noong tanong ni Amber at kita ni Axel ang tense sa pagitan ng dalawa kung kaya't agad itong lumabas. Sino ba ang nang iwan nung party at sumama sa kuya-kuyahan niya ko no? Masungit na sagot ni Raiden. Ano? Nagsiselos ka ba kay Kuya Zid? Unbelievable! Dapat nga ako ang hindi mamansin sa... Hindi na ituloy ni Amber ang kanyang sasabihin nang bigla siyang hinalikan ni Raiden. Kahit kailan, ang daldal mo. Halik ko lang pala ang makakapagpatahimik sa'yo. Nakangising wika ng binata. Bakit mo ginawa yun? Pangatlo na yan. Taas na kilay ng pagtataray ni Amber kay Raiden. Gusto mo? Gawin ko pang apat? Lima? O kaya naman sampu? Hindi ba obvious? O sadyang manhid ka lang? May gusto ako sa'yo, Amber. Pag-amin ni Raiden. Huh! Umamin din ang torpe kong kaibigan. Natatawang wikan ni Axel at kasama pa nito ang nobyang si Luna. Ligawan mo muna ako. Mataray na wikan ni Amber at natawa naman ang mga ito. Sa paglipas ng mga araw ay ikinasal na nga si Kaiden kay Ali at lahat sila ay dumalo. Sumunod na nagpakasal ay si Tara naman at si Zid at ikinatuwa ng lahat dahil hindi nila akalain noon na seryoso pala si Zid nang ipakilala nito sa kanila ang dalaga. Kalauna naman, sineryoso na ni Axel ang kanilang relasyon ni Luna at niligawan nito ang dalaga. Ganon din si Raiden na tinupad ang usapan nila ni Kaiden. Sa pagdaan ng taon, sabay na sinagot nila Luna at Amber ang kanilang mga maniligaw na sila Raiden and Axel. Bes, kapag kinasal kayo ni Raiden, ako ang maid of honor mo ha. Tsaka ako din ang mag-make up sa'yo. Nakangiting wika ni Luna kay Amber. Oo naman, kaso mukhang walang balak si Mokong na mag-propose. Buti pa nga yung pinsan ko eh, nag-propose na sa'yo. Nakasimangot ng wika ni Amber at nakatingin sa diamond ring na suot ng kaibigan. Hay nako, masyado kasing busy ang boyfriend mo. Pero in fairness ha, nakita ko yung surprise niya nung anniversary niyo. Ang gara. Panigurado, kapag nagpropose siya sa'yo, mas bongga pa. Wika ni Luna sa kaibigan. Ang tanong, may balak ba napakasalan ako? Buntong hiningang wika ni Amber. E baka naghahanda pa. Easy ka lang. Wika ni Luna at napailing na lamang si Amber. Masaya naman sa kanilang relasyon si Amber at Raiden. Hindi lang talaga maiwasan ng dalaga na hindi maingit sa kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, matapos ang trial sa korte ay magkasama nag-lunch si Axel at Raiden. Axel, kailangan ko ang tulong mo. Wika ni Raiden sa kaibigan. Anong maitutulong ng gwapong tulad ko sa'yo, Raiden?
Nakangising wika ni Axel. Puro kakalokohan. Anyway, bala ko mag-propose kay Amber. Huwag kang maingay ah. Kahit kay Luna, huwag mong sasabihin. Baka sobrang excited nun, masabi niya pa kay me. Wika ni Raiden sa kaibigan. Napangiti naman sa tuwa si Axel dahil maging ito ay excited sa proposal ng kaibigan. Sige, tutulungan kita. Nakangiting wika ni Axel at matapos ang araw na iyon, plinano ng dalawa ang proposal ni Raiden para sa kasintahan. Ang layo naman ng pagbabakasyonan natin, wika ni Luna. Nasa biyahe na mga ito patungo sa Bohol dahil doon naisipan ni Raiden na mag-propose kay Amber. Gusto ko kasing makita yung Chocolate Hills. Masayang wika ni Amber. Ilang oras na biyahe din ang tinahak ng mga ito at matapos ang mahaba-habang biyahe ay nakarating din sa kanilang paroroonan sila Amber. Pagdating sa Bohol ay kaagad na dumiretso ang mga ito sa Chocolate Hills at walang ideya si Amber na sa araw na iyon mag-propose na sa kanya si Raiden. Wow! Ang ganda! Namamanghang wika ni Luna at sabay-sabay nang tungo ang mga kasama ang tour guide. Bigla naman nawala si Raiden at ilang sandali, bigla na lamang umulan ng mga rosas na siyang ikinabiglan ni Amber. Grabe! May parosa sila! Nakangiting wika ni Amber at napatingin sa ulap at doon nakita niya ang isang karatula mula sa isang private jet. Naluha at hindi makapaniwalang napatingin si Amber sa kanyang kasintahan na si Raiden na ngayon ay nakaluhod sa harapan niya. Will you marry me? Nakangiting wika ni Raiden at doon inilabas nito ang isang emerald ring na nakalagay sa maliit na kulay pulang kahon. Naiiyak na tumango naman si Amber, saka nagturan. Oo naman, akala ko hindi mo na ako yayain magpakasal. Umiiyak na turan ni Amber at doon isinuot ni Raiden ang singsing sa daliri ni Amber. Nagyakapan ang dalawa at sobrang saya ang naramdaman ng dalawa sa mga oras na yon. Matapos ang proposal, sabay nagpakasal si Amber at Luna na wala noon sa kanilang plano. Sobrang saya ng mga ito sa kanya-kanyang love life. Makalipas ang 5 taon, binayayaan ng supling si Raiden at Amber na pinangalanan nilang Azore. Buti naman nakarating kayo sa birthday ni Azore, wika ni Amber sa mga kaibigan. Siyempre naman, nakangiting wika ni Luna at kinarga ang pamangkin na 3 taong gulang pa lamang. Kahit na may kanya-kanyang pamilya na ang mga ito at iilan ay nasa ibang bansa, nagkakaroon pa din sila ng oras para magkasama-sama. Madami mang pinagdaanan sa buhay ang magkakaibigan na nanatiling matatag ang kanilang samahan ng ilang taon man ang lumipas, na nanatiling buo ang kanilang pagkakaibigan. O tara na dito, kumpresa! In 1, 2, 3, smile! Wika ng photographer at isang masayang larawan ang nakuhaanan ng kamera. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Raiden at Amber at ang mga kaibigan nito. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa at ang mga kaibigan. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.